Sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata, purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuwaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin, purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, atin pong ipagpatuloy ang pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 82 sa atin pong mga himnaryo. O Jesus, akong ang bang-alipin sa bansa mo iyong lingapin sa pagka sala ay linisin upang sa iyo ay mahiling. Ang puso kong bilang gosado nakihirap dahil sa sala, ngunit Jesus ako'y umaasa, nabibigyan sa pitan ng dusang masaklap, kaluluwa ko Jesus ay akal. Ang awit ng pusong nakihirap, dinggit naghihintay ng lingap sa aking paligid na mamasdan ang mga balakid sa buhay. Kaya Jesus, ako'y huwag bayang nang dahil sa sala'y mamatay. Nang tanging paglaya. Purihin ang pangalan ng ating buhay at nag-iisang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang 79 sa atin pong mga imnaryo. Tayo ay humayot ating ipangaral, Ebanghelyo sa lahat ng kinapat.
ang manampalataya at mabautismuhan. Ligtas na ligtas ang kapahamakan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa kapahamakan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa ibo ni Satan. Tayo ay ligtas sa iglesia ng Diyos, inaanyayahan lahat ng tupang sa landas na ligaw. Kanyang titipunin sa isang kulungan, si Jesus ang ating pastor na tunay. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa kapahamakan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa ibo ni Satan. Tayo ay ligtas sa iglesia ng Diyos, ay masusumpungan ang kapatawaran ng kasalanan. At tayo ay ligtas doon sa karimlan, kaya halin na sa katotohanan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa ipahamakan. Tayo ay ligtas, tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa ibo ni Satan. Tayo ay ligtas. Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, numero 63, unang estropa at koro po lamang. Tatayo po tayo at pagkatapos, ititiklop natin ang ating mga tuhod. 63. Ang pananampalatayang sakdal, ang sa Diyos ay ating angilan. Pagkat ito ang kautusan, sundin natin walang alinlangan. Malapit na, malapit na ang ngayon nang hindi matamo ng linggatong. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha kapung kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapung kapita-pitagan. Nag-iisa kapung Diyos na buhay, ang lumalang ng langit ng lupa at ng lahat ng mga bagay,
Ikaw po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama, na ikaw po ang buhay na Diyos na pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, gayon din po ikaw ang kinilala, pinagtapatan, pinaglingkuran ng kanilang buong puso, buong isip at ng kanilang buong buhay ng amin pong mga minamahal na mga magulang. Ama, pagkatapos po na kami magpailang lang sa iyong banal na kaharian sa langit, ng amin pong mga sama-samang tinig ng pag-aawitan, bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig, nang galing po sa kaibuturan ng aming mga puso, sinasampalatayanan po naming tinatanggap mo po, na katulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Amen. Amang banal, sa pangalan mong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod, nagpapakumbaba at nangangayupa pa kami, Panginoon. Una na nga po dito sa iyong bahay, Dalanginan sa Los Angeles, California, at sa bawat tahanan ng aming mga kapatiran, magmula po doon sa aming inang bayan sa Pilipinas, at hindi po kakaunti ang sa kanila'y nanging ibang bansa at nanging ibang mga bayan. Kasama rin po namin ang amin mga minamahal na mga kaibigan na araw-araw po ay idinaragdag mo sa bilang ng iyong mga tagapakinig. Amang banal, maraming salamat po sa iyo sa maraming mga araw na kami po ay nilipos mo ng buhay, kagalingan, kalakasan, mga kapayapaan at ng mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Amen. Salamat po, hindi mo kami ipinaubaya sa biglang kamatayan, sa mabibigat na karamdaman, sa kamay po ng hostisya at sa lahat ng nangakaumang na mga kapanganiban. Amang banal, bagaman kami mga karaniwang mga nilalang mo rin naman, pinasapitan mo rin po ang ilan sa amin ng sari-saring suliranin sa mga araw na nagdaan. Ang iba po ay pinadapuan mo ng iba't ibang mga karamdaman. Ipinagpapasalamat po namin sa iyo, Panginoon, na dinirinig mo ang aming araw at gabi na mga pananalangin at mga pakiusap. Naramdaman po naming dinalaw mo kami sa gitna ng aming kahapisan. Hinipo mo ang aming mga katawan sa gitna ng aming mga mabibigat na karamdaman. Amang banal, hindi mo kami pinabayaan. Pinalakas mo kami, pinagaling mo kami. Sampu ng lahat ng mga pagsubok na mga suliraning ipinaranas mo sa amin sa araw-araw, tinuruan mo kami, Panginoon, gumawa ka ng mga kaparaanan upang ang lahat ng aming mga suliranin at mga kasalaghatian magkaroon po ng mga kapayapaan at kalutasan sa amin aming mga hiram na buhay. Amen. Panginoon naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang napakamalinis mo pong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amen. Ama, kung kami po ay nasilipan mo ng marami naming pagkukulang, kung kami naringgan mo ng mga kasinungalingan, kung kami kinakitaan mo ng mga gawaing hindi katanggap-tanggap sa iyong marangal na kaitaasan, mga abang tao kami, Panginoon, hindi namin maabot ang iyong banal na kaluwalhatian, ngunit alang-alang po sa pangalan mong Kristo Jesus at alang-alang po sa araw na ito na kami umaasang kami po'y pakakainin mo't paiinumin ang iyong mga banal na aral,
Ama, ituring mo na lamang kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan, higit na nga po ng maraming aming mga tagapakinig na nasa mga kabataan pa at wala pang lubos na kamuangan sa matuwid na paraan ng pagkatakot at paglilingkod sa iyo. Sa umaga pong ito'y patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Amen. Ama Manal, maraming maraming salamat. Hindi rin namin nalilimutan, ipagpasalamat sa iyo ang pagpapanatili mo pa rin sa buhay, kagaling at kalakasan ng amin-amin pong mga kabyak ng puso. Gayun din ang lahat ng amin-aming mga anak, amin-aming mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. At ang maraming mga kaibigan namin na nalalaman naming sila may hindi mo pinababayaan. Salamat po sa iyo, Panginoon, at sa umagang ito ipahintulot mo po na maipakiusap naming panatilihin mo nawa ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin, at sana'y tulungan mong kaming lahat ay matipon sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po'y makita mong maraming mga lalaki at mga babae makakasalubong sa iyo at magiging karapat dapat sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, iniluluhog po namin sa iyo sa umagang ito, kasangkapanin mo po ang dalawa sa iyong mga hamak na mga alipin. Banalin mo po ang kanilang mga puso, linisin mo po ang kanilang mga kalooban, ilagay mo po ang iyong mga aralin sa kanilang mga labit, sa kanilang mga bibig. At kung dumating sa amin ang kanilang mga tinig, bigyan mo nawa ng bisa't kapangyarihan, tumubo sa mga nangakikinig, at ito po ang magpapasimula sa kanilang makapagbigay ng mga pananampalataya, at sa pamamagitan ng pananampalataya kaming lahat sama-samang lumapit at kumapit sa iyo at maglingkod sa iyo ng aming buong puso, buong lakas at ng aming buong buhay sa iyong marangal at marilag na pangalan. Amen. Ama naming Diyos, idinadalangin din namin sa iyo habang kami po'y nangakikinig. Dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya, hipuin mo po ang aming mga lupang katawan, palakasin mo sana ang aming mga lupang pangangatawan, lalo na nga po ang sa amin patuloy ng tumatanda at nalalaman naming nalalapit na rin ang araw ng aming mga kamatayan. Pangunahin ang iyong hamak na lingkod, ang aking kabyak si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero, si Expectacion at si Rogelio, ama, at gayon din si kapatid na Mirna. Mahabag ka po sana sa amin. Dagdagan mo pa sana kami't palawigin ang aming mga hiram na buhay, hindi upang gugulin sa kalikuan at kalayawan. Masumpungan mo, Panginoon, aming ibinabalik sa iyo sa pamamagitan po ng aming mga paglilingkod sa iyong banal na katawan. Amen. Ama naming Diyos, kami nananalig na sa umagang ito, ikaw po ang muling titindig at magtuturo sa amin. Hindi mo po kami pababayaan, Panginoon, at pagkatapos po ng aming mga paglilingkod sa iyo, ipinapakiusap din namin ang maraming sa amin uuwi sa kani-kanilang mga sangbahayan at mga mahal sa buhay. Tulungan mo sana at gabayan makarating sa loob ng kanilang mga dampang tahanan, ligtas po sa mga kasakunaan sa daan. Amang banal ang lahat po ng ito, idinadalangin po namin, ipinapakiusap, sinasampalatayanan namin, sapagkat ikaw ang nagturo sa amin. Sa sanglibutan, marami kaming kabalisahan. Laksa namin ang aming kalooban, manampalataya kami sa Diyos, manampalataya kami sa iyo, manampalataya kami sa iyong ebanghelyo, at kami ay dumalangin sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus. Sa langit, ito ang iyong dinirinig, ito yung gagawin mo sa amin, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Sa linggo po ng umagang ito, ay inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na ihanda na natin ang ating mga puso at ang ating mga isipan, ang ating mga pakikinig,
At tawagin na rin natin ang lahat ng ating mga kasangbahay at tayo po ay magkaisa sa Espiritu na mga kinig ng mga aral na nais ng Diyos na Kanyang ituro sa atin sa linggo ng umagang ito. At ang una pong magsasalita ay si kapatid na Prospero Gonzales. Atin po siyang pakinggan. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, muli po ang inyong abang lingkod ay gumabati sa inyong lahat na ating mga kapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at sa atin pong mga kaibigan ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat po at muli po tayong nagkaniig sa ating muling pagsasama-sama sa ating mga pagluwalhati at pasasalamat sa ating dakilang lumikha. Sa kabila po ng patuloy na kaguluhan at patuloy na paghihirap ng buong sanlibutan, tunay ang mahabagin pa rin Diyos ang patuloy na tumatawag ng Kanyang mga karapat-dapat at nakikilala niyang kaniyang mga anak. Salamat po sa maraming mga kaibigang patuloy na idinadagdag ng Diyos sa talaan ng maraming mga nakikinig. At dito napatutunayan nating napakaraming mga tao ang tunay na mga uhaw sa mga banal na salita ng ating dakilang lumikha. Amen! At sa umaga nga pong ito, mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan, payagan ninyong tayo po ay magpatuloy na sa pag-aaral natin ng Kanyang mga banal na salita. Sa marami pong mga relihiyon na ngayon ay ating nakikita at patuloy na dinudumog ng maraming mga tao sa kani-kanilang mga paniniwala at sa kani-kanilang tinatawag na pansariling relihiyon, ganito po ang minarapat ng Diyos na tuwirang Kanyang lubusang mapag-alam ng bawat isa sa atin. Ano po ba sadya ang nararapat na malaman ng isang tunay na nagnanais na makabahagi ng tunay na biyaya ng katubusan o ng tinatawag na kalwalhatian o ng tinatawag na pagliligtas ng Diyos, hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi doon sa Kanyang ipinangangakong buhay na darating. Pakinggan po ninyo sa aklat ng Kolosas, sa kapitulo 1 at ang versikulo ay 14, hayaan po ninyong sa wikang Ingles sa King James Version ay ganito po ang ating mababasa. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Kung ito po ay sadyang isa sa Tagalog, isasali natin sa ating sariling wika, ay ganito po ang tuwirang magiging kahulugan. Siya ang ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, maging ang kapatawaran ng mga kasalanan. Amen. Bakit po ba itong simpleng-simpleng talatang ito na nalalaman ko pong marami sa mga mangangaral ang basta ito ay binabasa, dapat hindi binibigyan ng tinatawag na nararapat na tuwirang ipakilala o ipahayag sa lahat ng kani-kanilang mga kapatiran o sa lahat ng kanilang mga tagasunod? Bakit po baga ito napakalaga na ang talata pong ito ay kailangang pag-aralan ng lahat ng mga tao, lahat na po ng relihiyon? Dapat po ito ay tuwirang sa tulong ng Diyos ay lubusang mapagkilala. Alam po ninyo si Apostol Pablo, tinuring po niya ang isang
katulad ng merong tinatawag na relihiyon, tinulad po niya ito sa isang atleta o sa isang palaruan ng mga palakasan. Pakinggan ninyo at dito po kung paano ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang kanyang naging kaparaanan, kung paano niya itinuturing ang kanyang sarili sa pagiging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Sa unang Korinto po sa Kapitulo 9 at ang versikulo ay 25, ganito po ang napakaliwanag nating mababasa. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Pasensyoso niya sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Ano po ang inilahad ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang pagrereligyon, tungkol po sa kanyang tuwirang pananampalataya? Katulad po niya ito ng isang atleta na nagsusumigasig, nagtsatsaga, nagiging pasensyoso, na ang nagiging kadahilanan, ang nilalayo noon, ay magkaroon sila ng gantimpala. Dapat ang gantimpalang yaon niya ay nasisira, nalilimutan, nababaliwala. Dapat siya ang wika ni Apostol Pablo, ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Kaya nga po, ano pa ang patuloy niyang pagpapaliwanag sa kanyang paglilingkod sa Diyos? Sa pagpapatuloy po dito rin sa Korinto, unang Korinto 9:26. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan, na gaya ng nagsasapalaran. Hindi gaya. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Amen. Dito, napakaliwanag po ang wika po ni Apostol Pablo sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagtsatsaga, sa kanyang paglilingkod na maihayag pa rin bilang apostol ang tuwirang mga aral, mga utos at tuwirang hangarin ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga tao. Ang wika't maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo, ito tiyakan, hindi maaaring basta sumusuntok sa hangin. Diretso ito, tiyak na tiyak niya na tuwirang siya ay makatatanggap ng tinatawag na gantimpala doon sa tumawag sa kanya sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Ngayon, bakit po ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay ang katiyakan ng kaparaanan ng kanyang paglilingkod sa Diyos ay tinatanggap ng Diyos at hindi gaya ng napakaraming mga tao na sumusuntok sa hangin? Alam po ninyo, kahapon po lamang dito po sa Los Angeles, dito na sa buong California, marami po ritong mga diaryo na mga Pilipino. Meron po ritong mga Pilipino balita. Meron po ritong balita. Meron pa yung unang-una, marami po rito. Katulad yung binabasa mo, Glenda. Inquirer. Meron pa po ritong Pinas. Dito po ay aking napapansin. Pinas. Meron po ritong nagpapalathala doon sa tinatawag na... Kiboloy. meron po ritong nagpapalathala. Marahil ito ay binabayaran pa rin nila. Alam po ninyo kung ano nakalagay doon. Marami po ito. Mga kapra-kapraso po ito. Katulad po kahapon ay dalawang aking nabasa. Ang isa po ay sinasabing prayers to the Virgin Mary. At nakasulat po doon sa Tagalog, humiling ka niya
dapat ikaw ay magdasal ng dasal kay Birhing Maria. Ulitin mo ito sa umaga ng tatlong beses, uulitin mo ito sa gabi ng tatlong beses, at bago ka niya matulog, uulitin mo pa ito ng et cetera, et cetera, et cetera. Pagkatapos, ang nakalagay po doon ay basta, ang pangalan po yata ay Carmela nung nagpadala noon. Alam po ninyo, sa katotohanan, hindi sa natatawa ang inyong abang lingkod. Ngunit katulad ng nasa saad sa banal na kasulatan ang sabi ng Diyos, kahabagan ninyo ang mga taong ganon. Sapagkat dito'y maliwanag pong nagpapahayag sa sinalita at ipinangaral ni Apostol Pablo na kailanman na niya sa aking paglilingkod ay hindi ako sumusuntok sa hangin. Napakaraming mga tao ang hanggang ngayon dumadalangin, sumasamba, naninitluhod, pumupuri at lumulwalhati. Kanino? Kay Birheng Maria. Saan? Sa banal na kasulatan. Muli aming sinasabi, wala ka tayong makikita sa banal na kasulatan na iniutos ng ating Panginoong Hesukristo na tayo man lamang ay manalangin kay Birheng Maria. Lahat po yan ay pawang mga kasinungalingan. Tunay po, marami ang nagre-relihiyon. Dito'y masasabi na rin po natin, huwag magagalit ang napakaraming relihiyon. Katulad po, yung tinatawag na, alam namin, sasama ang inyong loob, dapat masakit po ang katotohanan. Yung pong mga Methodista, yung pong mga Bible Baptist dyan, yung pong mga kung ano-anong mga reliyon, yung katulad ng St. Patrick Church dito, meron pa po ritong Virgin Mary Church na ang pinangangalindangan, kanilang laging sinasabi kapag aming nakakausap o kami anya ay mga diyan nagsisimba, kami anya ay membro ni Virgin Mother Church, etc., etc. At meron pa akong minsan narinig na kay St. Bernadette kami, etc., etc. Lahat po yan ay pawang sumusuntok sa hangin. Amen. Bakit? Ano po ba ang siyang punong dahilan? Yan ang maitatanong natin. Bakit sa masasabi natin sa lahat na ng relihiyon, maliban sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Bakit po masasabi natin ang mga relihiyon yan ay sumusuntok lahat sa hangin? Ano ang punot dulo at dahilan ng napakaraming mga tao at mga relihiyon, mga iba't ibang iglesia na nagsisisuntok sa hangin? Ano? Tanong po natin sa Diyos. Hayaan natin ang ating banal na kasulatan sa pamagitan na rin ng Espiritu ng Diyos ang sumagot sa atin. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Juan. Sa Kapitulo 8 at ang versikulo ay 19, ganito po naman ang ating mababasa. At sa kanila ay kanilang sinabi, yung mga nakikinig sa ating Panginoong Hesukristo. At sa kanila ay kanilang sinabi, saan naroon ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako ni ang aking ama. Kung ako'y inyong makilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Amen. Napakaliwanag po. Dito po ay babasahin na lamang. Wala na pong nararapat pang ipaliwanag. Nang tanungin ang ating Panginoong Hesukristo, hinahanap iyong kanyang ipinangaral na Ama. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi pa ninyo ako nakikilala. Ni ang aking Ama, kung ako'y inyong makilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Amen. Eh hanggang ngayon po, napakaraming mga relihiyon. Iba pa yung ama, iba pa yung anak. Iba pa rin yung ina, meron pa rin ina. Dinagdagan pa. At bukod doon, nagdagdag pa ng kung sino-sinong maraming mga santo, pati yung mga apostol, na katulad ng katulad ni San Juan Bautista na nagsabing, ni hindi ako karapat dapat na magkalag ng kanyang panyapak. Pagkatapos, Lorenzo, iglesia kay ni San Juan Bautista. Saan kayo dadali ni San Juan Bautista?
Hanggang ngayon, nakalibing pa si San Juan Bautista. Buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan. Ngayon, dito po ay may hiwaga ang karunungan ng Diyos na inilihim nga po sa hiwaga. Kaya nga po, halos lahat ng relihiyon ay hindi kumikilala na ang Panginoong Hesukristo ay siya nga pong nag-iisa at buhay na Diyos. Amen. Hanggang ngayon po, merong relihiyon dyan. Iba pa ang Panginoong Hesukristo, iba pa ang ating Panginoong, iba pa ang ating Diyos na kinakilala, yung pong Diyos Ama na ating sinasampalatayanan. Iba pa, Espiritu. Ngayon, alin po ba ang hiwaga na hindi pa rin masanggap ng napakaraming mga tao, maging ng kanilang mga mangangaral sa marami pong mga relihiyong ito? Pakinggan po ninyo, Biblia pa rin po. Hindi po ito sa aming mga pag-iisip. Tayo po, sa Diyos humihingi ng kanyang banal na karunungan. Sa aklat din po ng Juan, sa Kapitulo 8, at ang versikulo ay 24. Sa wikang English po, King James Version. I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. Ta-translate ko pa muna sa Tagalog. I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. At sinasabi ko nga ngayon sa iyo, na kayo ay mamamatay sa inyong mga kasalanan. For if ye believe not that I am He, kung kayo'y hindi maniniwala o sasampalataya na ako siya. Ano po ang ating nabasa? For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Kung hindi kayo sasampalataya o maniniwala na ako siya, kayo ay mamamatay sa inyong mga kasalanan. At sa 8:27, ganito pa rin po ang sinalita ng ganito pa rin po ang ating mababasa. They understood not that He spake to them of the Father. Hindi nila napag-unawa o naalamang lubos na sinasalita niya ng ating pong Panginoong Hesukristo ang tungkol sa Ama. Amen. At dito nga po, sa aklat pa rin ng Juan, 10:30, napakaliwanag, I and my Father are one. Amen. Ako at ang Ama ay isa. Ano pang lubusang pagpapaliwanag o kaliwanagan na ito ang nagiging hiwaga pa rin sa napakaraming mga mangangaral, sa napakaraming mga relihiyon na ang kanilang ipineprenda o pinangangalandakan ay iba pa rin ang Panginoong Hesukristo sa isang tunay na Diyos. Kaya nga po, dahil sa ganitong mga pagkakataon, maging ang mga Israelita noon, maging ang kanyang mga kababayan, sa dito po sa 10:31 ng kanyang sabihing, I and the Father are one, then the Jews took up stones again to stone Him. Pinagbabato ang ating Panginoong Hesukristo. At ngayon din naman nga po, sa amin pong mga naririnig at sa amin, mga nababasa, kami rin po, pinagsasalita na hindi rin daw po namin nalalaman ang kanilang mga, ang aming mga sinasabi. Paano namin hindi malalaman? Eto na nga po, letra for letra, tuwirang ipinahahayag ng Diyos sa atin, ni hindi kami nagdaragdag, ni hindi namin binabawasan ang mga paliwanag, ang mga lubusang kalooban ng Diyos, na tuwirang makilala ng lahat kung sino ang nararapat at kung sino ang siyang tunay at mahabaging Diyos. Kaya nga po, dahil nga po sa hindi pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo ng lahat ng mga iglesia at ng mga relihiyon sa sandibutang ito, ano na nga po ngayon ang mga kinasasadlakan ng buong sandibutan? Ano na nangyayari sa buong sandibutan?
I will not readily proclaim that it is only in the Philippines where presently the situation is as ugly as we can see it now. Even in the whole world. Alam natin kung ano nangyayari sa Syria. Alam natin kung ano nangyayari sa Lebanon. Alam natin kung ano nangyayari sa iba't ibang bahagi ng sanlibutan. Maging dito po sa bansang Amerika. Dito po, eh, kailan lamang eh. At nagiging ordinaryo. Sipin ninyo, isang mag-asawahan, meron po silang tatlong anak. Ang gaganda po ng kanilang mga anak. Mga puti po ito. Kalain po ninyong, ito palang mag-asawang ito, ay nagkasundo. Napatayin ang kanilang mga anak at pagkatapos, silang dalawa din ay magpakamatay. Isipin ninyo, anong uri ng espiritu ang bumalot sa isang sambahayang ito? Inimbestigahan po ito at itong naging findings. For all you know, the parents are both drug addicts. Kaawa-awa, kahabag-habag na mga bata. At hindi po lamang yun. Marami pong mga ganyang pangyayari. At kaninang umaga, sa balita po bago kami manambahan, habang nagbibihis po ang inyong abang lingkod, napakarami pong mga kabataan at mayroon ng konting edad na mga Amerikano ang aalis po ng bansa. Dadapat pagdating ng airport ay nakahalata ang mga otoridad at pinigil sila. Alam po ninyo, sa balita kaninang umaga, nasa Amerika na. Napakaganda ng buhay. Puspos po ng kasaganaan. Puspos ng napakaraming maraming tulirang kalayaang naririto sa bansang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Alam po ninyo kung ano ang gagawin sana nitong mga taong ito. Abay, pupunta raw po pala sa Syria upang sumama sa ISIS doon sa mga terorista. Anong nangyayaring, anong kaisipan? Ito ang pagpapatunay na tuwirang hanggang ngayon hindi nila nakikilala ang isang tunay na Diyos. Totoo ba ito? Aklat ng Juan sa kapitulo 1 at ang versi sa unang Juan po sa kapitulo 5 at ang versikulo ay 19. Pakinggan po ninyo. Ito po ay sinalita ng mga apostol na ito ay udyok ng ating dakilang makapangyarihang Diyos. Nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahilig sama-sama. Amen. That's why no wonder even there to my dear brethren and to our friends worldwide. For all you know, our world now is shaking in anger because of the things that is happening around us. Pasama ng pasama ng pasama ang sanlibutan. Bakit? Hindi nila kinilala at hindi nila tuwirang matanggap ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating dakilang Diyos na higit sa lahat ay tunay sanang mahabagin at mapagpala at ninanais na tayong lahat ay maligtas at makasama niya doon sa kanyang ipinangangakong buhay na walang hanggan. Amen. Ano pa ang patotoo ng banal na kasulatan sa ganitong mga pangyayari? Pakinggan po natin sa aklat ng Romano sa kapitulo 1 at ang versikulo ay 28. At kalibhasay, hindi nila minagaling nakilalanin ng Diyos. Ayan, kung sino-sinong mga santo, kung sino-sinong mga anito, kung sino-sinong mga salit-saling sabi. Hindi mo, nakakita lamang ng kulay hugis tao sa isang puno, dudumugin na ng mga tao, sasambahin na. At palibhasa, hindi nila minagaling nakilalani ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nararapat. Amen. Like here in the United States. For all you know, it is not only 3 times, 4 times, or 5 times. It has now been a regular thing that is happening all around the country wherein students, high schools, elementary students, you know,
They bring guns in their schools. Kailan po lamang isang eskwelahan ng elementarya ang napilitang magsara sapagkat merong mga estudyante nila ang nagdala ng mga baril. Salamat at merong nakapagsabi na naman kung hindi marahil ay marami na namang mga nangamatay doon. Anong sabi ng banal na kasulatan? Ang wika po ng banal na kasulatan upang gawin sa pamamagitan ng kanilang mga pag-iisip ang mga bagay na hindi nararapat. Amen. They just, people just went astray. They go in their own way. At sa 1:29, ganito pa rin po ang ating mababasa. Nangapos po sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa at tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala. Di na ako magbibigay ng tinatawag na ehemplo. Yan po sa ating bayang Pilipinas. Though it hurts the feeling of your humble servant, but we must admit, napakaramit, alam nating lahat, mga pinuno ng bayan, magaganda na ang mga katayuan sa buhay, puspos na sila ng kayamanan, mga dekotse, mga kumakain hindi lamang 3 beses, maaaring 10 beses pa sa isang araw kung sila'y magsikain. Lahat ay naluluho, nabibili nila ang kanilang mga kinakailangan, ang mga anak ay nag-aaral sa mga mamahaling universidad at mga paaralan, dadapat sa kanila ng lahat. Ano po ang nasa saad sa banal na kasulatan? Napuspo sila ng kasakiman. Mga mapanirang puri, mga napupot sa Diyos, mga maglalait, mga palalo. Itong salitang mga palalo eh. Meron ho dyang senador eh, nakakulong na eh, may kumakaway pa eh. Kakandidato para pagka-presidente. Palalo talaga. Iboto ninyo. Nang tuwilan na magsama-sama na. Patawarin tayo ng Diyos. Pero mo, nakakulong na, kumakaway pa. Kakandidato para sa pagka-presidente. Mga palalo! Mga mapagmapuri! Ang mga mangangata ng mga kasamaan, mga masuwayin sa kanilang mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Amen. Eh kung may habag ba yan eh, nakakulong na yan, ang dami-dami pere. Por Diyos, por Santo ang wika nga. Abay, isuli mong ninakaw mo kung talagang ikaw ay tapat sa bayan. Nakangiti pa, kakandidato pa raw. Oh, hindi kami humahatol. Dadapat yan ang kalagayan, hindi lamang ng bansang Pilipinas. Kaya nga po, ano pa po ba ang kabayaran ng ating mga kasalanan? Ano po ang lubusang kabayaran? Pakinggan ninyo sa uno, sa aklat po ng Romano, sa Kapitulo 26 at ang versikulo ay 23. Sa unang bahagi po, sa 8:23 ng aklat po ng Romanos. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito po bang kamatayan ito eh? Yung inilibing tayo sa lupa, yung po ba yung kamatayan binabanggit dito? Pakinggan ninyo ang pagpapaliwanag mismo. Sa aklat po ng Apokalipsis sa 21:8, anong uri po bang kamatayan itong nalalaan sa ganitong mga tao? 21:8 po ng aklat ng Apokalipsis. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, yun, yung hanggang ngayon, hindi kayo sumasampalatayan, iisa ang Diyos. Sumusuntok sa hangin. Kayong mga sumusuntok pa rin sa hangin. Kayong napakaraming niluluhuran, hinahalikan, niyayakap, kayong maraming mga anito. Marami kayong rebulto, marami kayong kahoy, marami kayong semento at kung ano-ano pang inyong tuwirang niyayakap at binibigyan pa ng bulaklak at dinadalanginan. Kayo po ito at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam. Sa Diyos po, kasuklam-suklam kayo, baka akala ninyo. At sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyapid.
at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayan, letra for letra, kayong mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Minsan, sinabi ko na sa inyo, ihanay ninyo sa akin yung mga rebulto ninyo. Sisibakin ko sa harapan ninyo, tignan ko kung anong magagawa ng Diyos-Diyosan ninyo. Eto, Diyos ang nagsasabi. At sa mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, yung mga sinungaling dyan, sa Tambak, lalo na yung mga leader natin, yung mga politiko, puro sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Yan po ang kabayaran ng kasalanan. Impyerno! Baka sabihin nyo, kami ang nagsasabi sa inyong kayo pupunta sa impyerno. Aba, hindi po kami humahatol. Ito po yung pinagpaunan ng Diyos. Kayo na nagsisasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kayo na mga mamamatay tao, kayo ay mga kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya naman, sino-sino pa po baga ang makakasama sa impyerno ng mga taong hindi tumanggap o kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo? Sino-sino pa po? Apokalipsis pa rin po sa kapitulo 20 at ang versikulo 10. Ganito po ang ating mababasa. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay binulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapang araw at gabi magpakailan man. Ano po ang sinasabi rito? Pagdidiinan ko lamang po itong isang kasama. Ang kasama po eh, at nang bula ang propeta. Meron pong isang kardinal dyan na nang dumating yung kanilang halos Diyos ng kanilang sinasambe. Nung dumating yung papa nila dyan sa Pilipinas, ano ang sabi? Magdalaan niya sa lahat ng sasalubong ng Santo Niño. Eh kung 2 milyon o 10 milyon na sasalubong sa kanilang papa, 10 rebulto ng Santo Niño ang dadalhin. Eto ka! Bulang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailan man. Lahat ng inyong mga pare, dediretsuhin ko na kayo. Ang sinasamba ninyo, mga rebulto, pati ang papa ninyo, ilang beses yung binanggit ang pangalan ng Diyos, at ilang milyong beses yung binanggit ang pangalan ni papa ninyo. Sino ang pinuri ninyo? Sa Linggo, malalaman ninyo ang napakaganda nating pag-aaralan. Kung anong nararapat sa isang lingkod, sa isang mangangaral na hinirang ng Diyos. Makikita ninyo ang kaibahan. Ito po, kung loloobin ng Diyos at tayo binubuhay pa ang ating pag-aaralan. Amen. Kaya dito po, maliwanag yung mga bulaang propeta. Yun po ang mangunguna kasama nung numero unong Diablo. Makakalay, tagasunod lamang ang mapupunta doon sa impyerno. Hindi po, eto, yung anyang Diablo na dumaya. Pagkatapos, kasama ng kanilang mga mangaral, yun po yung mga propeta. Kaya nga po, ano pa po baga naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga taong nagsipagtagumpay, nakatitiyak dahil sila'y hindi sumuntok sa hangin. Ano ang tuwirang ninanasa o tuwirang tatanggapin ng mga taong nakatitiyak sa kanilang mga paglilingkod? Pakinggan po ninyo. Apokalipsis din po sa kapitulo 21 at ang versikulo ay 7. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Ito yung tuwirang sumunod, kumilala, sumampalataya sa nag-iisang Diyos na buhay at mahabaging Diyos. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. 21:4, Apokalipsis din po. At papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan,
hindi na magkakaroon pa ng kadalamhatian o ng pananambitan man o ng hirap pa man ang mga bagay ng una ay naparam na. Amen. Ito ang tatanggapin. Ito ang tuwirang magiging kalwalhatian sapagkat kapikapiling na ang ating dakilang dumha doon sa kanyang ipinangakong buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, sino po ba naman ang tinutukoy ng ating paksa? Yung pong nasa Colossos 1:14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Eh, sino po ba yung siya? Yung kinaroroonan ng katubusan, sino po yun? Makinig po tayo. At ito po ang ipaglilingkod ni kapatid na Cirilo Jr. Gonzales. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Yesu Kristo na patuloy po na naglaladlad sa atin ng mga kagilagilalas na kaliwanagan at katotohanan na siyang ating dapat na ganapin, sundin at isa kabuhayan upang tayo po ay hindi maging katulad ng lahat ng relihiyon. Nilalahat ko na. Tayo ng tao, utos, aral ng mga tao at ng mga demonyo na sumusuntok sa hangin. Sa atin pong paksa, Colossos 1:14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Binasa ni kapatid na Prospero sa English na pinanggalingan, na siya may tinutukoy na siya kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang huling tanong ni kapatid na Prospero, sino po baga yung siya na kinaroroonan ng ating katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan? Ito pong sitas na ito, napapakinggan po namin ginagamit ng mga iglesia ng tao, eh mga iglesyang ang pananampalataya si Kristo'y tao. Binabasa rin ng mga protestante, lalo na yung mga baptist, ng mga sabadista. Pero ang katakataka, kapag tinanong mo sila, kayo po ba ay kasama sa tinutukoy na siya na kinaroroonan ng katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan? Ano po baga ang ibig niyong sabihin, Mr. Gonzales? Dito po sa talatang ito, maliwanag eh. Meron pong kinaroroonan ng katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Eh saan po baga kayo, kaanib, kapatid o kaibigan? Kami po ay mga Iglesia Apostolica Katolika Romana. Paanong makakasiguro ang isang tao na siya'y hindi susuntok sa hangin kung siya'y nasa pangalan ng Iglesia Katolika? Yung iba naman, Iglesia Sabadista del Septemo Dia. Mga kapatid, at ang marami, iglesia nga ng tao o iglesia ng dating daan, eh matagal nang tapos yun. Mga iginagalang namin na mga tagapakinig. At kung mapapakinggan mo, ang pamamaraan ng kanilang paglilingkod sa Diyos, yung iglesyang kinagisnan, mas marami pa ang pagsamba sa Papa sa Roma, kay Virgen Maria, kay Lorenzo Ruiz, kung sino-sinong mga taong matagal nang patay at sa mga apostol na matagal nang nasa alabok ng lupa at naghihintay ng ikalawang pagparito. Nariyan ba kay Virgen Maria ang katubusan, kapatawaran ng inyong mga kasalanan? At ang iglesia naman ng tao? Eh, doon po sa sugong anghel namin. Eh, nasa yung sugong anghel? Matagal na pong namatay.
Ang inihalili ng mamatay yung anak, eh namatay na rin yung anak. At ngayon yung apo na. Nasa kanila ba? Makinig kayo. Narito ba sa mag-aanak na ito ang katubusan, kapatawaran ng inyong mga kasalanan? Hindi ko nababanggitin yung Metodista, yung mga Sabadista, nako. Sumusuntok ang lahat ng relihiyon sa hangin. Huwag naman kayong magagalit sa amin, masakit ang katotohanan, pero tandaan ninyo ang katotohanan ang magpapalaya sa ating mga kaluluwa. Mga tagapakinig po namin. Kaya nga, sa loob ng iglesia, sino ba yaon na kinaroroonan ng ating mga katubusan? Dito lang sa binasa namin eh, sa pamamagitan ng kanyang dugo, napakaganda. Eh kung tatanungin ko kayo, kayong iglesia ng tao, yung bang obispo ninyo eh, siya ba ang nagbigay ng kanyang sariling dugo o nagdarap ng dugo? Alam natin kung paano. Sa pagkabayubay doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Yung bang Papa Francisco ninyo, yan bang ipinako sa krus para tubusin ang inyong mga kasalanan? Hindi po maaaring mangyari, mga magulang at mga kapatid. Kaya para lubos tayong maliwanagan, hayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag. Colossos 1:15. Na siya, ito po, ang larawan ng Diyos. Meron po bagang larawan ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, 4:24 ng San Juan. Ang Diyos ay Espiritu. Pag sinabing Espiritu, walang laman at walang buto. Na siya ang larawan ng Diyos, 1:15, na di nakikita. Espiritu nga eh. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Eh sino ba yung tinatawag na panganay ng lahat ng mga nilalang? 1:18, na siya ang ulo ng katawan. Siya na nagtigis ng kanyang sariling dugo. Siya ang ulo ng katawan. Eh ano ba yung tinatawag na katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia? Ano ba ang pangalan ng iglesia na itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya? Mga tagapakinig, 1 Tesalonica 2:14, kayo ay nangagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Sa makatwid, siya larawan ng Diyos, siya nagtigis ng dugo sa bundok ng Kalbaryo, siya ang ulo ng katawan, sa makatitbaga ang katawan niya, ang iglesia. At ang iglesia, nalalaman natin, mga kapatid, hindi literal na edifisyo, katedral, bahay-sambahan, kapilya, katawan ni Kristo. At sa ibang mga talata sa stress ng Hebreo, si Kristo gaya ng anak, puno, pangulo, puno ng bahay niya. Ang bahay niya ay tayo. Sa makatwid, napakaganda. Yung hindi nakilala ng lahat ng relihiyon, yung hindi tinanggap ng mga Hudyo, yung pinupukol ng mga bato ng mga Hudyo ng kanyang sariling kababayan, at hiningi sa hukuman ni Pilato, ipako sa krus ang Kristo, pakawalan si Barabas, ito ang kinaroroonan ng katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya nagkakamali kayong mga iglesia, kayo ng tao. Pinapupurihan ninyo yung tao, saba ng inyong mga kaluluwa, saba ng simbahang kinagisnan, mas nagpupuri kayo sa mga papa, mga kardinal, mga santo, mga taong patay. Mga kapatid, hindi ninyo pinaglingkuran, hindi ninyo pinagtapatan
ang tunay na kinaroroonan ng katubusan, kapatawaran ng ating mga kaluluwa, ang ating Panginoon Jesucristo. Mga tagapakinig po namin, at sa ngayon pa nga, sa ibang mga pagkakasulat, sa mga iba't ibang iglesia ng Diyos na itinayo sa iba-ibang mga lokal na katulad sa Efeso, ang sulat ni Apostol Pablo 5:23 sa iglesia ng Diyos na nasa Efeso, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya ni Kristo, pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Si Kristo'y gaya ng isang lalaki na ama ng tahanan, pangulo ng kanyang asawa. Mga ginigiliw naming mga kaibigan, tayong mga lalaki, katulad ng Panginoong Jesus, pangulo ng kanyang iglesia. At ang pangulong ito, ang lalaki na katulad natin, tayo kailangang maging tagapagligtas ng ating sariling sangbahayan. Higit na nga ang Panginoon, siya ang tagapagligtas ng katawan. Mga tagapakinig, siya ang kinaroroonan ng katubusan, ng kapatawaran. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya lamang ang makapagliligtas. Hindi kayo ililigtas ni Birhen Maria. Hindi kayo ililigtas ng inyong obispo. Hindi kayo ililigtas ng inyong mga santong kahoy, ng mga larawan, at kung ano-anong mga ritual, at ng mga tinatawag na mga salit-saling sabi o mga superstisyon ng mga tao. At basahin pa natin ang 5:25 ng Efeso. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. O ito, may aral. Sa ating literal na mga ama, sa ating literal na mga puno ng tahanan, iibigin naman natin ang ating mga asawa. Huwag nating lolokohin, huwag nating wika nga, papalitan, huwag nating hihigpitan o bibigyan ng tinatawag na kabigatan sa kanilang pagiging ina ng ating tahanan. Ito'y utos ng Diyos. Ibigin natin ang ating asawa gaya ni Kristo. Ayan, gaya ni Kristo, umibig sa iglesia, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kayo ng mga ubispong tao, ibinigay ba ninyo ang buhay ninyo para sa mga membro ng iglesia? Mga tagapakinig namin? O kayong mga papa sa Roma, ang sarap ng buhay ninyo. Kayong mga leader ng reliyon, may mga jet plane kayo, may mga private army kayo. Yung papa sa Roma, naalam ba ninyo yung tinatawag na Batikano? Na napupuno po ng ginto, pilak, alahas at mga titulo, torrents title ng mga lupain na kinamkam nila sa buong mundo. Magbasa kayo ng kasaysayan ng Roma sa Batikano. Sa basement. Katakot-takot na kayamanan yan. Isa yan sa nagpapahirap sa buong sanglibutan. Kung ibabalik lang ng Iglesia Apostolika Katolika Romana ang kayamanan kinamkam nila sa mga walang malay na mga kaluluwa, hindi maghihirap ang buong sanglibutan. At gayon din ang mga iglesia ng tao. Ang sasarap ng buhay niya. Pagkatapos ang mga membro naghahalungkat ng mga recycler sa mga basurahan para may maipakain. Naghahalungkat ng mga pagpag para may ipang tusto sa ikabubuhi ng kanilang mga anak. Kayo namang mga obispo. Tulad yung Kiboloy. Nako, makikita mo yung advertisement ng Kiboloy sa television. Para siyang superstar. At napakalaki ng kanyang tinatawag na katedral. At napakayaman talaga. May sariling jet plane. Mga kapatid. At mga magulang. Ngayon, nalalaman natin ang sanglibutan ay nakahilig sa masama. Sapagkat ang dahilan ang mga tao ay sumusuntok sa hangin sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kung bakit sumusuntok sa hangin, ang pinakapuntong dahilan, ang wika ng Panginoong Jesucristo, binasa ni kapatid na Prospero sa San Juan, mayroong mga taong nagtatanong sa kanya, sino baga ang ama, ipakilala mo sa amin? Tuwing nangangaral ka, binabanggit mo ang ama. Sinasambit lang mo ang ama, ngunit Panginoon, ituro mo sa amin, ipakilala mo kung sino ang ama. At ito nga ang dahilan ng kaguluhan sa buong sanglibutan. Hindi ninyo ako nakikilala. Sipin ninyo yan?
hindi ninyo ako nakikilala. Kung ako'y nakikilala ninyo, makikilala ninyo ang Ama. O, hindi ba totoo yan? 2015 na. Anong pananampalataya ng iglesia ng tao? Yung obispo, sugong anghel, si Kristo'y tao. At sa maniwala kahit sa hindi, nang kami nasa Pilipinas pa, ng kabataan pa, naming nikapatid na Prospero at ng aming mga magulang, nangangaral kami sa bayan-bayan at sa mga probinsya, pagka nalaman ng iglesia ng tao na nangangaral kami at maraming nakikinig, umuulan ng bato. Binabato kami ng mga iglesia ni Kristong tao. Totoo po yan! Hindi po kami naninira sa inyo, mga tagapakinig po namin. Kapatid na si Rilo, naniniram po rin ka, baka idemanda ka ng libel. O ano ang pagkakaiba? Yung tatay namin, idinimanda nila ng libel nung araw sa pagsasaysay ng katotohanan. Katakataka ba na idemanda kami ng libel at ano naman ang libel na ididemanda sa amin sa araw at oras na ito? Eh kami mga saksi, kami mga testigo, kami mismo binabato. There is no libel in telling the truth. Mga kapatid namin, hindi ninyo ako nakikilala. Ang wika ng Panginoon. Kung nakikilala ninyo ako, makikilala ninyo ang Ama. At kung nakilala nila ang Ama, sa 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa, hindi sana nakahilig ang sanglibutan sama-sama. 2015, napakasama ng sanglibutan. Nako, malapit na po ang pagkawasak. Malapit na ang ikalawang pagparito, mga kaibigan. Buksan ninyo sa amin ang inyong puso. Manumbalik kayo. Katulad namin, nakapanumbalik sa aming Panginoong Jesucristo. Malakias 3:7, manumbalik kayo sa akin. Ako, manunumbalik sa inyo. Kanino? Doon sa nagtigis ng dugo, doon sa nagkatawan tao, doon sa panganay sa lahat ng mga bagay, sa Kanya. Nalarawan ng Diyos na hindi nakikita para makita, nagkatawan tao. Nakitulad sa ating mga tao, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda ng ating pag-aaral. Buksan ninyo ang inyong mga mata sa itinuturo sa inyo sa pagkasangkapan sa amin ng Panginoon. Papaano lubos na ipinaliliwanag ng mga apostol na yun ngang larawan ng Diyos na si Kristo Jesus ang kinaroroonan ng katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan? Buksan natin ang unang Juan 5:20. Kasunod ng 5:19, dahil nga hindi nila tinatanggap ang Kristo na siya lamang ang dapat nating paglingkuran at walang sino mang tao na uupo sa kanyang wikangan, luklukan bilang obispo, pastor, saserdote, Panginoon at Diyos ng ating mga kaluluwa na siya ang puno ng iglesia, mga tagapakinig po namin, ayon kay Apostol Juan. Ano ang kanilang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo na larawan ng Diyos? Basahin natin, 5:20. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Ayan po. Sino yung anak ng Diyos? Si Kristo gaya ng anak. Hebreo 3:6. Si Kristo gaya ng anak. Bakit gaya? Nakitulad. Filipos 2:5 ang nandiyas. Basahin ninyo. Hinubad yung kanyang pagka-Diyos. Para ano? Makitulad. Sa isang tao, nag-anyong alipin at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus, kaya naman binigyan ng pangalan na lalo dakila sa lahat. Sa pangalan ni Kristo, iluluhod ang lahat ng tuhod. Filipos 2:6, nang nasa langit, nang nasa lupa, nang nasa ilalim ng lupa. Sabakatwid, sino siya? Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Ayan nga. At tayo binigyan ng pagkaunawa. Binigyan tayo ng pagkaunawa. Paano tayo binigyan ng pagkaunawa? 13:15 ng San Juan, iniwanan ko kayo ng halimbawa. Ayan. Siya mismo nagbigay ng example para gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo upang ating makilala siya na totoo. Sino yung totoo? Ang wika ng Panginoon. Ako ang katotohanan. Siya ang totoo. Totoo na ano? Mga kapatid,
Ako ang daan, ako ang ilaw, ako ang pintuan. Sino man hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kahit saan mo daanin, siya lang ang magiging dadaanan natin patungo sa langit. Siya lang ang pintuan bubuksan natin para makarating tayo sa langit. Siya lang ang ilaw. Kailangan nasa kanya tayo para lumiwanag ang daan ng ating mga buhay, hindi sa mga Maria, hindi sa mga Pedro, hindi sa mga kung sino-sinong pangalan ng mga taong obispo na matagal nang patay, na wala namang kapangyarihan, yung sarili nga nila, hindi nila nailigtas eh. Mga kapatid eh, siyang kinaroroonan ng katubusan at kapatawaran ng ating kasalanan, na makilala natin siya na totoo, at tayo nasa kanya na totoo, sa makatwid ay sa kanyang anak. Sino yung anak? Si Jesucristo. E ano si Jesucristo? Ayon kay Apostle Juan, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. O, ano pa sasabihin ninyo? Pag ito hindi nyo naintindihan, huwag kayong magagalit o. Eh, wala na kayong maiintindihan anuman. Bakal na puso nyo. Eh, alam po ninyo, ang mga tao talaga, ibig nila, yung Biblia sumunod sa kanila. Hindi po po pwede yun. Hindi po po pwede yun. Eh, kayo mga Protestante, sinasabi ninyo, hindi ba kapatid na si Rilo, si Kristo ay anak ng Diyos? Tinututulan ba namin yun? Hindi po kami tumututol doon. Yun ang nakalagay sa Biblia, si Kristo ay anak ng Diyos. Eh, ang pag-aaral dyan, eh, ano? Mga kapatid, pag sinabi bang anak eh, anak na anak lang, nakamukha ko, kamukha ninyo, na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kaya tinawag si Jesus na anak ng Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao, uno-uno ng Juan, hanggang 4, nasa kanya ang buhay, siyang lumalang ng lahat ng mga bagay, nagkatawang tao ang berbo. At lumagay sa kalagayan na isang anak ng Diyos. Hindi namin tinututulan yun. Mga kapatid, kahit na interest 16 ng San Juan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus para ang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi namin tinututulan yan. Pero may pag-aaral, bakit nga tinatawag na anak ng Diyos lumagay sa kalagayan ng anak ng Diyos, na isang anak ng Diyos? Hindi ba niyo maintindihan yan? Eh, sabi ng mga iglesia ng tao, ang Diyos ikaw hindi maaaring maging tao. O yan, tinututulan ba namin yan? Hindi po namin sinasabing ang Kristo ay ang Diyos ay tao. Talagang ang Diyos, hindi tao. Ako'y Diyos at hindi ako tao. Pero anong ginawa ng Diyos? Nagkatawan tao. Ayan. Eh, yung mga iglesia ni Manalo, huwag kayo magagalit, dediretsuhin ko na. Ang Diyos ikaw, hindi maaaring maging tao. Eh, hindi nga po tao eh. Ako ba, sinabi ko ba sa inyong ang Diyos ay tao? Pero anong ginawa ng Diyos? Nagkatawan tao. Eh, ngayon, hindi nyo maintindihan. Ewan ko, may kadena ang inyong mga pangunawa. Kayo na nakakaalam, nasa kadiliman pa kayo. Mga tagapakinig po namin. Ngayon, huling tanong, tunay po ba na kung tayo'y kalakip na ng Panginoon sa pamamagitan ng iglesia na kanyang katawan, tiyak ang ating kaligtasan? Hindi ko na po babasahin San Juan 15:5. Ako ang puno ng ubas. Ayan po, kayo ang mga sanga. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sinasabi ba rito na si Birhin Maria ang puno ng ubas? Tayo na mga membro, mga sanga, kung iwalay kay Birhin Maria, o kay Pedro, o sa mga santo papa ninyo, o doon sa sugong anghel ninyo, wala tayong magagawa? Wala pong mababasa kayong ganyan sa Biblia. Mga tagapakinig po namin, ako ang puno ng ubas, kayo, tayong mga membro, tayo ang mga sanga, kung iwalay kay Kristo, wala tayong magagawa. Ano ang ayon naman sa mga apostol? Natulad ni Apostol Pablo, Romanos 8:1. There is therefore now, Bibliang Ingles na pinanggalingan ng Tagalog, now, no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
Ngayon nga, wala nang ano pamang hatol, wala nang judgment, wala nang ano pamang hatol. Sa mga na kay Kristo, eh sino ba na kay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica 2:14 na tinutularan na lamang natin sa uling araw ngayon. Bakit? Hindi na lumalakad sa mga gawa ng laman. Ano ba ang mga gawa ng laman? Mga kapatid at mga magulang, Galacia 5:19-21, binibigyan ko kayo ng assignment, mga kaibigan, lalo na kayong mga bagong kaibigan namin na nakikinig. Buksan naman ninyo ang Biblia ninyo, Galatians chapter 5:19-21. Ang mga na sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi na lumalakad sa mga gawa ng laman. Hayag ang gawa ng laman. Kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, maling pananampalataya, pagkakampi-kampi, pananaghili, kasinungalingan, mga paglalasing, mga kapatid, at mga magulang. O, yung very popular na ginagawa ng karamihan ngayon, mga kapatid, mahalay na banggitin, pero babanggitin ko, gawa ng lamang, kalibugan, mga kapatid at mga magulang. Kaya ako takot-takot ng pamilya sa buong mundo, halos wasak at giba, dahil sa tinatawag na kahalayan na yan, na hindi mapigil, lalo na nga ng kalalakihan. May asawa na, hahanap pa ng ibang aasawahin, mga magulang, aanakan pa. Siyempre mo katakot-takot na sakit ng ulo ang binibigay ninyo sa inyo. Hindi lang sa inyo, sa tatay at nanay ninyo. Matitiis ba ng mga magulang ninyo, yung mga anak na ikinakalat nyo kung saan-saan, iiyak at mamamatay ng gutom sa daan? Siyempre, sakit ng ulo ng mga lolo yan at mga lola. Hindi naiintindihan ng mga anak yan eh. Bakit? Gumagawa kasi lumalakad pa sa gawa ng laman. At yan ngayon ang kinaroroonan ng lahat ng iglesia. Lalo na ng iglesia ng tao. Marami kaming kamag-anak na iglesia ng tao. Wasak ang sambahayan dahil sa tinatawag na mga pakikiapid at pangangalo niya, mga kapatid at mga magulang. Meron kaming tiyo hanggang sa mamatay, ang daming asawa. Huwag kayong magagalit. Nagsasabi ako ng totoo sa inyo. Mga tagapakinig po, there is therefore no more condemnation to them that are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Eh, ano ba yung Spirit? Ano ba yung nilalakaran na namin ngayon sa E-63? Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa katawan, sa laman, mga gawa ng laman, wala kayong pakikinabangan. Bakit walang pakikinabangan? Galatians, balikan natin si 5:21, ang nagsisigawa ng mga bagay na ito, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung mga sabungero, yung mga maibigin sa salapi, yung mga lasenggo, yung mga madjungero, yung bilipa ng bili ng sweepstick, ng lottery, yung punsoy-punsoy, hindi kayo makakarating sa langit, lumalakad kayo sa laman. Eh ano ba? Ang tinatawag na paglakad ng iglesia ng Diyos sa Espiritu, sa laman wala kayong pakikinabangang anuman. Bakit? Sa impyerno yan eh. O, sa E-63 ng San Juan, ang Espiritu ang bumubuhay. Eh, alin ang Espiritu? Ang mga salita na sa inyo'y sinasalita. Na sa inyo'y aking sinasalita. Pawang Espiritu at pawang buhay. Dito na po kami lumalakad. Saan? Sa mga salita ng Panginoong Jesucristo. At kami po'y nakakapit sa Kanya. Kung tatanungin ninyo kami ni kapatid na Prospero, sino ang leader namin? Ang Panginoong Jesucristo. Wala po kaming tao, wala po kaming obispo. Eh paano yan kapatid na Cirilo, matatanda na kayo. Kung mamatay kayo, ibibigay namin sa Panginoon naming Jesucristo. Sino ang ipapalit niya para mangaral sa inyo? Magtatayo ang Diyos ng mas maraming mga tao, mga lalaki at babae. Kakasangkapanin niya kung kami patay na para magpatuloy ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kung kami wala na, sa YouTube nandun kami. Buksan lamang ninyo ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pakinggan ninyo, napakarami na po, kung ilang daan na, ang mga aralin at ang mga pagsamba at pag-aawitan na ito ang aming wikangang maiiwanan sa inyo para makapagpatuloy kayo ng paglilingkod sa Diyos. Hindi namamatay ang salita ng Diyos. Mamamatay ako, mamamatay si Prospero, mamamatay kami, mamamatay kaming mga membro, pero
ang salita ng Diyos. Masisira ang langit, masisira ang lupa, ang kanyang mga salita. Hindi masisira. Ito ang itinuro sa atin ng Diyos. Ang kinaroroonan ng katubusan, ng kapatawaran ng ating kasalanan, ang Panginoong Hesukristo. At kung tayo sasalig sa Kanya, hindi tayo susuntok sa hangin. Pagpalain tayo ng Panginoon, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Muli nating awitan ng Diyos na isang maiklit, may spiritong awitin. 118. Sa Kanya pong ika-apat at koro po lamang. At pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Mananalangin tayong may pagpapasalamat. Pangungunahan tayo ni kapatid na Rosita. Tatayo tayo. 118 mga kapatid. Ang Iglesia ng Amang Diyos, siya lamang sa silong si Jesus ang haring Diyos sa Iglesia'y nakaraan ganti Panginoon po naming Diyos. Panginoon naming Diyos. Amin po amang sama-samang iniluluhod ang aming mga tuhod. Upang minsan pa nga po amay amin pong maipaabot ang amin pong lubos-lubos tao sa pusong mga pagpapasalamat. Sa lahat nga po Panginoon ng pagpapala at pamamatnubay na muli mo pong niloob sa amin sa umagang ito ng aming pagkakatipon. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Una't higit po sa lahat, Ama, ikaw po, Ama, ay aming napapurihan. Naluwalhati namin, Ama, ang iyo pong banal na pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Nagpapasalamat din po kami, Ama, sa mga aral na amin pong narinig sa umagang ito na iyo pong niloob na maipahayag ng iyong mga lingkod. Ama naming Diyos, kami po Panginoon, na iyong mga lingkod ay sumasampalataya ng una pa man Panginoon, ikaw po ang makapangyarihang Diyos na nagkaloob sa amin ng pananampalataya na misan mo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Panginoon po naming Diyos, loobin mo po Ama, na ang mga aral na ito ay makarating sa bawat dako na kung saan po ang Panginoon naroroon ang mga iba mo pong mga nilalang na hindi pa po lubos na nakakaunawa at nakakaalam ng katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, loobin mo po Ama na mabuksan po ang kanilang puso at kaisipan sa katotohanan na ikaw po ang nag-iisang Diyos na dapat po naming paglingkuran, papurihan, pasalamatan habang kami po Panginoon ay pinagkakalooban mo naman po ng buhay at ng aming mga kalakasan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito Ama, lubos-lubos ang kasiyahan ng bawat isa sa amin sa lahat nga po ng iyong pagpapala at pamamatnubay. Amen. Na amin po amang nadarama sa amin sa dakong ito na aming kinaroroonan, natagos din po naman at talus namin, Ama, na ang iyo pong pagpapala at pamamatnubay ay nakakarating sa bawat tahanan ng aming mga mahal sa buhay. Amen. Tumatagos, Panginoon, sa bawat dako kung saan naroroon ang aming mga kapatiran at mga kamag-anakan. Amen. Panginoon po naming Diyos, mulit-muli po kami amang
Sumasamo, sumasampalataya, Ama, na muli mo po, Ama, kaming papatnubayan ang iyong mapagpalang kamay. Amen. Sa mga araw pa kung iyong loloobin sa bawat isa sa amin. Amen. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, kapag sumasapit ang ganitong mga araw sa aming mga buhay, sama-sama po kami, Amang, nagpapaabot ng aming pagpupulit pagluwalati sa iyo pong banal na pangalan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, muli po kaming sumasamot, dumadalangin na iyo po, Panginoon, papatnubayan ang aming mga mahal sa buhay o ang aming pong mga kapatiran na nagpahayag ng iyo pong mga katotohanan. Panginoon po naming Diyos, huwag mo pong pababayaan ng mga lingkod mo pong ito. Amen. Nalalaman mo po, Panginoon, ang nasa nila na maipahayag ang iyong katotohanan, kung maaari po baga, Panginoon, sa buong kalupaan. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, marami pa pong mga labing pumurit lumalhati sa iyo pong banal na pangalan. Amen. Panginoon po naming Diyos, pagkalooban mo po sila, Panginoon, ng kalakasan pa ng kanilang pangangatawan, lalo't higit po, Panginoon, ng mga kaalaman na kanila pong maipapahayag sa mga darating pang mga araw. Amen. Panginoon po naming Diyos, kami nga po, Panginoon, ay muling sumasamo, dumadalangin na sila po, Panginoon, ay iyo pong pagpapalain, papatnubayang muli sa kanila pong sa kanila po, Panginoon, na pagbalik sa kanilang mga tahanan. Yeah. Muli namin silang makasama sa mga darating pang mga linggo ng aming pagkakatipon. Amen. Panginoon po naming Diyos, talos mo po, Ama, na ang bawat isa sa amin ay mayroon iba't ibang mga samot kahilingan. Gayunpaman, Ama naming Diyos, hindi man po namin, Ama, buksan sa iyo ang aming mga labi, talastas mo po, Ama, ang nasa loob ng aming mga puso't kaisipan. At ito po, Panginoon, ay aming sinasampalatayanan na kung iyong loloobin ay aming tatanggapin sa aming mga buhay. Amen. Panginoon, ang lahat po ng mga bagay, sampunang hindi na po nasambitla ng iyong lingkod, magalang po naming isinasamo, idinadalangin sa iyo, Amang Diyos, Kristo Jesus, na aming pong nag-iisang Diyos na tagapaglingkod. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang salamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama naming lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa umaga ito na naiklud kami sa ipong harapan at kami po ay nakakinig niyo po mga ganitong amang aral. Amen. Kaya po, Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung mapagpapala sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa ipong harapan ang mga salaping amin na napagkayanan. Nanawa, Ama, ito ay magamit po niyo po ang balang kapangasiwaan, makatugon rin po, Panginoon, sa lahat ng mga tao na nangangailangan. Higit sa lahat po, Panginoon, sana po ang mga salaping ito ay maging kasangkapan sa pagsasagin niyo ang Ebanghelyo sa ibabaw ng sanlibutan. Amin lang pong sinasama, Panginoon, sa iyo na sana ay huwag na huwag na kaming sasawaan at sa mga susunod na namin buhay, makita niyo po kaming naglilingkod at umaayos po ng mga may kasiglahan. Amen. Panginoon, muli sa umaga ito ay magkakawalay kami mga magkapatid, ang iba po sa amin tutungo sa kanilang mga tahanan. Iba'y tutungo sa kanilang pagkakabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin
ang aming patutunguhan na ligtas lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon, marami kaming mga kahilingan na Ama, dapat kami maasa na mga ito idadatag niyo po sa amin. Kaya po lahat ng mga bagay, magalap po namin hiling sa dakilang pangalan, Diyos Jesus na aming Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Ang Ama tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayun din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon. Pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu, itunawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Amen. Hanggang sa gagawin nating paglalakbay, papauwi sa ating mga tahanan, hanggang sa lahat ng ating mga minamahal na mga kabiyak, sa ating mga anak, ating mga manugang, mga apo, kasangbahay at ating mga kamag-anakan sa laman. Sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ang ating kakainin sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan, Diyos Kristo Jesus, tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus sa tuksilalaban. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus, hindi hiwalay. Ang kamay ni Jesus aalalay.